maraming sinira ang COVID-19. Pangarap. Kasal na postpone. Graduation nakabitin. Mag-a-abroad, stranded. May bibilin, hindi mabili. Marami siyang sinira. Marami siyang dinurog. Maraming maganda, maraming totoo, maraming mabuti na nasira dahil sa pandemyang ito. Subalit ang kabilang kwento ay, sabi ni Jesus, "I am walking with you, but you hardly notice me," sapagkat nakatira ka lang, nakatingin ka palagi sa libingan, at gusto mo na lamang ng libangan. Nung mag-declare ng lockdown, nagmamadali tayong bumili. Anong binili natin? Bumili ba tayo ng bahay at lupa? Bumili ba tayo ng bagong kotse? Bumili ba tayo ng stocks? Bumili ba tayo ng gold bars? Hindi. Anong binili natin? Toilet paper, gulay, prutas, dilata, sardinas. Kasi alam natin, sa hirap ng buhay, ito lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng dagdag na lupa at bahay. Na hindi natin kailangan ng dagdag na sasakyan at kotse. Na hindi natin kailangan ng dagdag na stocks na bakaling magmahal. Na hindi natin kailangan ng dagdag na alahas. Ang kailangan lang natin, malinis na hangin. Ang kailangan lang natin, pagkain. Ang kailangan lang natin, mayroon tayong minamahal at mayroong nagmamahal sa atin. COVID-19 and this quarantine has led us to our Galilee. It has led us to the cradle of our dreams, our simple dreams, our baby dreams, our childlike dreams that have been corrupted by a corrupt world. Now is the time to return to our Galilee. Galilee lang ba? Hindi lang po. Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa dalawang alagad na papuntang Emmaus. Ano yung Emmaus? Hindi po sila taga-Emmaus. Ang Emmaus po, nung panahon ni Jesus, yan ay Clark, yan ay Subic, yan ay Disneyland. Ang Emmaus po nung panahon ni Jesus, yan ay swimming pool, yan ay Tondaligan Beach, yan ay Lingayen Beach, yan ay Hundred Islands. Ang ibig sabihin, nung sila ay lungkot, gusto na lang nilang magpaspa. Nang sila ay lungkot, excursion na lang. Nung sila ay lungkot, palitan natin ang lungkot, recreation, para makalimot tayo. Subalit, para bagang pinigil sila ni Jesus at sinabi, "Huwag kayong pumunta sa pamalit sa inyong mga pangarap. Do not solve your broken dreams by empty recreation. Do not heal your crushed dreams by fleeting pleasures, by an excursion, by a drink, by fun. No." He told them, "Look at your dreams again. Look at the prophecies of old again. Remember what God has done in the past. Balikan ninyo at mabubuo muli ang inyong pangarap. Mabubuo muli ang inyong inaasahang makita sa kinabukasan." My dear brothers and sisters, here are crushed dreams. That is our story. Here is Christ risen. That is the message of the season. And here is the cradle of our dreams. When we return to the cradle of our dreams, the dreams will rise up again.
then our eyes will be opened and we will see Christ again. Maraming sinira ang COVID-19. Pangarap. Kasal na postpone. Graduation nakabitin. Mag-a-abroad, stranded. May bibilin, hindi mabili. Marami siyang sinira. Marami siyang dinurog. Maraming maganda, maraming totoo, maraming mabuti na nasira dahil sa pandemyang ito. Subalit ang kabilang kwento ay, sabi ni Jesus, "I am walking with you, but you hardly notice me, sapagkat nakatira ka lang, nakatingin ka palagi sa libingan, at gusto mo na lamang ng libangan. Hindi ka makakabalik sa iyong pangarap, sa libingan o sa libangan. Makakabalik ka kung pabalikan mo ang simula ng iyong pangarap. Where you started, in your Galilee, you will find me again. And together, we will rise up again. We will make your crushed dreams new again. We will make your broken hopes new again. By the power of the risen Lord. Our hope is in the Lord, and we will not be disappointed."